Magda-dalawang linggo na po ang enhanced community quarantine, pero sa isang palengke sa Pasay, nawawalan po ng saysay ang prinsipyo ng social distancing. Siksikan kasi ang mga namamalengke at yan po ang tinutukan live ni Von Aquino. Von? Vicky, may sinusunod ng schedule ang palengke ng malibay pero ang social distancing hindi pa rin laging nasusunod. Paano ka nga naman makakapag-social distancing kung marami pa rin namimili sa palengke? Sa palengke ng Malibay, Pasay City, bagamat nilagyan na ng schedule ang pamimili para sana mabawasan ang mga tao, hindi consistent na nasusunod ang social distancing. Nakakapag-social distancing lang kapag walang gaanong bumibili sa isang stall. Ang iba naman, abala sa pamimili kaya't nakakalimutang mag-social distancing. Nang-observe mo pa ba yung social distancing? Hindi masyado. Bakit? Crowded kasing masyado yung tao dito. Ano na lang ginagawa mo para makapag-ingat ka habang syempre namimili? Once a week na lang. Na? Na bilihan. Maramihan. Para bihira yung labas mo. Sabi ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, pinaplansya pa nila ang detalye para sa mobile palengke na plano nilang ilunsad sa mga susunod na araw. Ang gusto ko pong gawin dito ay pumunta sa mga barangays na talagang napakadaming tao at medyo malayo-layo ang palengke. So doon po namin papaikutin yung several rolling stores. At dahil nilimitahan lang sa 30 ang pwedeng pumasok sa isang supermarket dito sa Malibay, Pasay City, heto tumaba na ang pila. Ang iba, 2 hanggang 3 oras na sa pila, hindi pa rin nakakapasok. Ang mga nakapila, pinapaalalahanan na huwag magdikit-dikit. Chine-check din ang kanilang quarantine pass. Pero kahit kalbaryo ang pagpila, ayos lang daw sa ilang customer. Nabigla lang kami na ang tagal, ang haba. Dahil hindi naman pwede lahat pumasok ang tao Sa Las Piñas City naman, bagamat pinaplano pa lang na lokal na pamahal ang maglabas ng mobile palengke, nagbibigay na rin sila ng mga supot ng gulay sa barangay para ipamahagi sa mga residente. Pero kung ang iba abala sa pamimili, pambili naman ang pinoproblema ng mga tricycle driver sa Pasay na tigil pasada muna ngayong lockdown. May mga pagkakataon nga raw na namamasada sila ng palihim kapag walang-wala na talaga. Wala tayong magagawa doon, nandun lang kami sa loob ng bahay. Nagaantay na lang kami ng merong dumating na graso para sa amin. Pagka wala, pagka minsan talagang bawal pero tinitiis lang namin yun, minsan bumabiyahe talaga kami. Pagka halimbawa may nasa lubong ako pumara sa akin, sinasakay ko na. Kasi sayang din naman pandagdag din sa pagbiling na niyo. Pangbiling pagkain namin Alam ko bawal mamasada kaya lang. Hindi naman ako talaga totally namamasada. Bumili lang kerosene para sa kala namin ni Bomba. Inaayos na raw ng lokal na pamahalaan ang mga dokumento para sa ayudang matatanggap ng mga tricycle at jeepney drivers mula sa national government. Samantala, may teleconsultation naman sa mga health center sa Pasay City kung saan pwedeng tumawag ang mga residenteng nais magpa-check up. Ipapadala rin daw door-to-door ang gamot na kailangan ng pasyente para maiwasan ang paglabas ng bahay. Vicky, ayon kay Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, posibleng 3,000 hanggang 5,000 ang matanggap ng mga tricycle at jeepney drivers. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.